is super sweet kumainom. And every time na mapapanood ko yung mga vlog niya, kasi sinasabi kay RJ na umuwi na kami ulit. July 17. Hindi ko alam kung ano oras na. Inuwa na ako ni RJ ng coffee, which is super sweet. Hindi ko mainom. Nilagyan niya kasi ng white chocolate. This will be the intro ng aking birthday vlog. As I said, the last vlog na hindi tayo magliliwaliw. Hindi ako mag-out of town. Hindi ako aalis. Hindi ako mag-shopping. Hindi ako magpapaano ng kahit ano. Gusto ko lang matulog. Kasi we've been working for a long time. Hindi man lang kami nakapag-rest. 1 year ago na kami dito sa tindahan. And gusto ko lang matulog maghapon. Since we are having a beautiful weather, rainy day, so that's the perfect time na magkaroon ng day off. At least, day off talaga na as in. Tulog lang kami ni RJ, gising kami ng 10 a.m., breakfast kami ng lunch, alam nyo yun, magbabrunch kami, tapos watch TV lang if we have time and quality time together. Ganun lang gusto kong birthday ngayon. Ayoko nang maingay, ayoko nang tao. Darating naman yung time na yun na magkakaroon tayo ng birthday celebration. And hopefully, next year magta-turn na ako into 30 years old. And I think that's the perfect time na i-celebrate tayo with friends and family. Pero this time talaga gusto kong mag-relax. Mag-rest. Yun lang guys, talaga. And pero magbe-breakfast naman tayo with doon kila mama. So magluluto tayo ng special breakfast for them tomorrow. Kasi yun ang request ni RJ. Gusto na mag-prepare ng at least breakfast for them. Hindi ko pa sure kung saan kami kakain, if we will be having our dinner sa Crab and Bite sa Kabanatuan or sa Fine Dinner. Kasi minsan gusto ko mag-steak and wine na lang. And pasta. Pero nung nakita ko yung video ng Crab and Bites, grabe, sobrang natakam talaga ako. Dun sa mga seafoods nila kasi meron din fish. Alam nyo naman na kami, mahilig kami sa seafood. We'll see tomorrow kasi nagtingin-tingin pa ako ng magandang spot. Wala, wala ka siya kawalan. Kaya, ko paani sumiyan ko atante. 그래서 문제야, 과해도 너무 과해. 으쌰 으쌰가 뭐야, 촌스럽게. Yun na again inside, kaya rin ko lang mag-money. Ako lang nag-gel sa sarili ko. So, kung makikita nyo, hindi siya ganun ka-perfect. Meron kasi akong gamit na UV. Basta yun, yung pang patuyo ng gel polish. And kaya ko naman siya. Hindi ko na kailangan pumunta ng Mani and Pedi salon para naman medyo mas makatipid tayo. Especially sa gas. Dahil kailangan ko pang pumunta ng cab. Meron namang mas malalapit dito. Kaya lang hindi ko sigurado maayos sila gumawa. Kasi meron diba yung gumagawa ng gel polish na mabilis siyang mawala. Matanggal, I mean. It's currently 9:34. Kami nagsasara. Medyo hindi pa tayo nakakakota. Kami ganun kaagad nagsasara pagka hindi pa kami nakakakota. Especially pag gantong tag-ulan, mahirap kumota, guys. The reason why na kailangan namin kumota is, syempre, merong kota. Patay ka. Meron tayong kota every day. So, hindi tayo pwede mag-close hanggat hindi pa tayo nakakota. Kakatapos ko lang din mag-skincare and naka-laptop lang ako ngayon kasi hindi na ako pwedeng lumabas dahil naka-ganto na ako. Nakapang sleepwear na ako. Babawalin ako ni RJ pag nakita niya akong lumabas pa ng nakaganito. Nagagalit kasi siya. So, ayun lang. In-update ko lang kayo for today's video. So, tomorrow, I'm not so sure kung meron akong maiba-vlog. Pero, siguro yung kakain na lang kami ng dinner ni RJ sa labas. So, I'm currently watching my vlogs. Yung past vlogs ko. And every time na mapapanood ko yung mga vlog, like kung sinasabi kay RJ na umuwi na kami ulit. Kasi, bahay ko yun.
my privacy area. Nagagawa ko lahat ng gusto kong gawin, mga ganun. Nagagawa pa din naman namin dito, kaya lang doon kasi mafe-feel mo na safe ka, na nasa home ka, ganun. So, kaya like kung wini-wish na sana matapos na kasi, alam mo yun, nag-start yung construction ng bahay na yun since 2018 pa. And anong taon na ngayon, guys? 2023 na, and 5 years na siyang on the making. So, hindi naging ganun kadali yung progress ng bahay. Ayokong itigil na lang yun ng basta ganun na lang. And gusto ko talagang matapos siya kasi sobrang hirap ng pinagdaanan namin doon. Andyan yung pagtitipid, kinat off talaga namin lahat, yung pagbabarkada, pakikipag going out sa barkada, ganun, para lang matapos yung bahay na yun. Hanggang sa hindi kami nagluho sa kung ano, especially sa pagkain, kasi pagkain, ibang usapan na yun, diba? Talagang tiniis namin. Everyday, ang inuulam lang namin, nag-uulam kami itlog, hotdog, yun yung mostly pagkain lang namin everyday nung ginagawa yung bahay na yun for the past 4 years. Kasi 1 year ago na yung last na construction ng bahay na yun, nung pinatayo namin yung taas, yung second floor. So, every time na mapapanood ko yung bahay ko, especially ngayon, the last time na nagstay kami doon na as in comfortable na talagang tumira. Yung hindi na lang talaga is yung toilet namin, yung CR namin, hindi kami nakakaligo ng maayos kasi nga hindi pa siya talaga totally tapos. As in talagang ano pa siya, bare na bare pa talaga yung toilet. Nandun kami naliligo, na bare yung toilet, tapos hindi rin tapos yung kusina. Sobrang happy na rin talaga kami. Pero syempre, bilang isang tao, nangangarap tayong lahat na magkaroon ng comfortable bahay. So, that's the reason why na nag-work hard kami ni RJ. And I'm so proud naman kay RJ na talagang pursue. Talagang push kong push. Work hard talaga para matupad lahat ng goals. Kaya hindi kami ngayon na, especially mag-30 na si RJ this year and 29 na ako tomorrow. And 10:43 na. So, ilang oras na lang, 29 na ako, diba? Hanggat bata pa kami, talagang pinupush namin na matupad lahat. Para just in case na, ayun, tumanda kami, meron kami uuwian na komportabling bahay, we have car na masasakyan, especially dito sa Pilipinas na mainit ang panahon, ayoko naman na for life na lang kaming nangihiram kay Papa, for life na lang kaming nagtatricycle, nagmumotor, or nagko-commute, diba? So, ayun, every time na panonoodin ko talaga siya, na mimiss ko yung mga moment na yun. Nanginginig yung boses ko kasi giniginaw ko. And ito yung kumot, gamit-gamit ng aking mga junaki. So, ayun lang. Na-share ko lang yung thoughts ko na habang nanonood ako ng vlog. Kasi inintay ko si RJ na pumasok dito dahil ayaw pa niyang mag-close. Pero magka-close na siya, I think. Ayan, ito yung lapas ng tindahan namin. Naka-monitor din ako. Ayan. Kaya ganun, no? Pag kaya magbe-birthday ka, parang ayaw mo. Dati pag magbe-birthday ka, nung bata-bata pa tayo, excited ka. Pero ngayon, pagka nare-realize mo sa sarili mo na magbe-birthday ka na naman, madadagdagan ka na naman ng taon, parang ano na, hindi na ganun ka-exciting. Pero thank God pa din, syempre, na andito pa din tayo sa mundo, na-explore pa rin natin, and nararanasan pa rin natin ang sarap ng buhay. So, ayun lang, guys. Good night. See you all tomorrow. It's 12:49 a.m. Can't see. Itutok mo kasi, Dodo. Ayan. It's July 18, birthday ni Mami. Birthday na sa ako. So, inaya ko siyang mag-drink ng konti kasi it's our day of today. We can sleep as long as we want. So, Dad is having beer and I am having my gin and tonic. With lemon. Munti ko na siyang maubos kasi sinisinok ako. Thank you, Dad. Nagpuyat kami kasi alam mo kung work tomorrow. Tanghali na kami gising. So, once again, happy birthday, Mami. Thank you. I love you so much. Say good morning. Naubos yung chocolate niya. Binaubos ko. Good morning. Good morning, guys. Say good morning. Morning, everybody. We're going to jalan-jalan. We're going to buy some meat, tsaka fish for our lunch. And sumabit tong bata na to kasi nakipaglibing sila mama.
Eh, para sa lamay sakat ng baby. Dati una ko. Dati una ko ito. Ikaw ang nagagawin niya. Hi guys! Ituro ko kasi siya. Say hi guys. Hi guys! Sabi sa mo. Kain siya ng chocolate eh. No? Beautiful eyes, beautiful eyes. Beautiful eyes, bilis. Ang hirap to. Ayun, naabutan kami ng ano dito. Living. So kagabi, 1 na kami natulog kasi nga hinintay pa namin mag 12 and then nag-drink pa kami ni RJ ng very very light. Puyat kami. Kasi akala ko makakatulog ako hanggang 10 p.m. Really, baby, hindi ko talaga kaya matulog ng hanggang matulog. Sanay na nito ako umamon. Gising na yung diwa ko kanina eh. Naririnig ko si Sky na tumatahol. Tapos may naririnig pa akong naglalato-lato. Diba? May naglalato-lato pa. Eh, ayaw pang dumilat ng mata ko kasi nga puyat, diba? So, tapos naka-sink in na sa sarili ko na it's my birthday today. I want to sleep nicely. Pero wala rin nangyari. Ay, open na yung ano dito. Pero that's okay. So, 8:30 kami bumangon. Tapos later, dadali namin sa grooming sila. Kobe, papagroom namin sila. And while grooming, punta kami ng spa. Massage tayo ng konti and then after, gawin na tayo ng early dinner para makauwi tayo ng maaga. Diba sa Pacific, may massage na ganun ka mo? Ito na lang ulit guys. Say bye guys! Bye. I'm not feeling well. Say I'm not feeling well guys. Talaga na siya diba? Dati baby pa lang siya ng vlogs namin. So subscribers na namin kayo, ayan na si Kishan ngayon, big girl na siya. Malambing siya ngayon kasi may lagnat sila lahat dun sa bahay. So, sunod-sunod silang nagkalagnat. Una si Papa, sunod si Catherine, tapos si Mama. And then, yung dalawang bata. Kawawa pag yung mga bata ang nagkakasakit. Kaya dapat sa ating mga matatanda nag-uumpisa ang pag-iingat para hindi sila nagkakasakit. Especially na mga bata kayong kasama sa bahay, di ba? And ang weather natin today, ayan, maganda. The weather today is so nice. Pero mamayang mga 12 to 1, uulanin na tayo. Hello. So on the way na kami to Cabanatuan.
Doon kami sasara ng gate. Kana kaya? Ang init-init. Okay. Pag-room sila, Kobe and Zoe. And then, punta tayo ng Daily Valley. Pamassage tayo saglit. Tapos, after nun, coffee. And then, uwi na ulit. Ganun lang guys, kasimple. Ang dami lamok dito ngayon sa loob ng sasakyan. Nung naglinis kasi ako, tagal siya naka-open. Kaya, ayun, dami lamok. Grabe init ngayon. Okay. One year, baby, na nagtitinda ngayon lang ako na relax. Mabuti na, talikuran mo ako. So, ayan guys. One year na ako sa tindahan namin. So, one year kong nagtitinda sa sari-sari. So, ayan lang ako na ako sa sari-sari. Sarap ba? Gigil-gigil nga si ate kapag wala namang value. Crave ako eh. So, ayun. Inaya ko si Mami bumili ng burger. And chicken. So, ayan. I show you guys. Chicken and burger. Sarap. So, on the way home, the driver is my girl. My girl. My driver is my girl. My baby. Oh, laki ng braso. Mami, dapat ba ano lang yung 1x lang? Times 2, pwede din. Mas maliit yun. Yung 0.5 lang. 0.5. So, yan. Siya yung driver for tonight because I'm so tired. So, patayin ko muna at magsasalita ako sa paharap.